but was left in the root, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Muna, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are unknown. Sabay-sabay tayo, dalawang verse, ready, go. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Okay na yan. So, let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong salita again, Panginoon, sa pagkataon na kayo pa'y nag-solving. At patuloy na ako paglingkod sa inyo, Panginoon. I pray na sa taon na to, Lord, magbunga lalo ang bawat isa. Mauhaw kami, Panginoon, sa inyong katuwiran. At the same time, Panginoon, maglilingkod. But as we will see now, Panginoon, dapat minsan talagang in details, Panginoon, naitindihan namin yung ginagawa namin. So, hindi kami mag-expect masyado, Panginoon, ng of course, na malaman namin lahat bago kami maglingkod. Pwede kami maglingkod habang kung ano yung nalaman namin una, kung kami ligtas, Panginoon, kami po i-direct mo naman. Pwede kami mag-silent partner, pwede nga manalangin, pwede rin pong mag-support, pwede kang magdala ng bisita, pwede rin pong maraming bagay. So I pray na ultimately, Panginoon, we pray also na lahat tayo mag-soul winners, mga ipag-ibig sa kaluluwa, at talaga namang naitindihan yung inyong kalooban, kaya nga po ito yung mga pag-aaral na aming kailangan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, at tuturuan sa ganitong bagay, maintindihan, Panginoon, yung detalye ng inyong kalooban, yung salita. Panginoon, lang po, Lord, again, kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay, good afternoon po sa lahat. Title po ulit dito. Continuation po ito kanina umaga. Nag-aaralan po natin is The Righteousness of God Revealed. Yung title natin, sinabi yun sa 17. Ang tinutukoy na the righteousness of God is yung righteousness niya. Pero yung therein, I mean, yung gospel, no? Yun yung power of God. Tapos doon din na ilalantad, nare-reveal ang katuwiran ng Diyos. So, again, ito is part ng series natin about soul winning. And then, yung mga material na pwede natin gamitin, soul winning. So, kaya, bago ipasa natin yung pananampalataya, may sabi dyan, yun ay nare-reveal and then papasa yan. Nanampalataya ka, ipapasa mo sa other people, and then papasa nila. So, pag hindi mo naintindihan yung righteousness na yan, kasi po, sa Bible, may tinawag din na, tingnan nyo sa Isaiah, ito yung very famous verse na lagi natin kinokot, no? Ano ba yun? Yung filthy rags, di ba? Tingnan nyo to. Ibasa nga, ready, go. But we are all as other human beings, and all our righteousnesses are revealed unto us. And we all do fit us as if, and our iniquities like the wind have taken us away. Okay, na medyo nahirapan kayong, ano yung nahirapan kayong basahin? Righteousnesses. Hindi yan nagkamali ha, righteousnesses talaga. Ibig sabihin, ilan ba righteousness? Ayan nga, marami. Ibig sabihin lang yung mga pinagpapalagay natin, totoo, tama, maganda to, ito yan. Ganito yan, ganito lang, para maligtas, basta ganyan. Yung madalas na binabanggit sa atin, yung kasi nasa utak nila, sa puso nila, na ituro sa kanila, pinagpapalagay nila. Tayo din. Diba? Kaya dapat sa ganitong bagay, hindi lang puro palagay. Kasi hindi mo pwedeng, parang kausap namin kanina, kaso umalis eh. So, pero yun ang common naman sinasabi, basta maganyan ka lang, sino nagsabi sa'yo? Sigurado. Pero una sinasabi, sigurado. Paano nga nasigurado kung nanguhula ka ngayon? Nakita niyo ba yun? Ito, obviously, nasabi dyan, sa palagay nila, totoo yan, tama, kaya nga righteousness ang tawag eh. Kaso sabi dyan, yung mga righteousness natin, parang maduming basahan. Ano yung sabihin nun? Kaya nga righteous, ibig sabihin tama eh. Kaso para sa Diyos, kasi puro pauso lang, may katotohanan, may halong pagsisa, makasarili naman, di ba?
Sabihin niyo, basta mag-church ka lang kasi yun ang convenience sa kanila. Eh basta iba naman talagang hindi nag-church, hindi nag-ano, hindi rin righteous. Sabihin, eh basta mag-pray lang kahit nasaan ka. Eh iba naman, hindi rin nag-pray. Sabihin, eh basta hindi ako naganakaw ng malaki. Kung ano convenience sa kanila, sa atin minsan. Amen? Hindi ka maliligtas doon. Kaya pag-usapan natin ngayon is, again, ang title mo lang, The Righteousness of God and then Revealed. Kasi tinuko yun eh, dito sa, again, sa Romans 1:17. At again, para naintindihan natin ito, madaling ishare, maayos, may confidence ka kasi alam mo yan ay sa Diyos. At inaral mo lang, tinanggap mo rin, in-apply, at ngayon, pinapangaral mo rin sa iba. Amen? Amen. Ano ba ang sabihin maging righteous? And no, no, nobody's righteous. Pero mayroon sinabing righteous, di ba? Si, sino yung perfect and upright? Sino yun? Noah, meron pa, Daniel, si Job. Si Job, diba? Perfect and upright, yung title ng Job po natin. So, meron, eh, parang, ano ba talaga? Pag may parang nagko-conflict sa Bible, hindi yung conflict. Ano yung sabihin nun? Kailangan mong hanapin kung saan yung tamang context and application. Ganun po yan, parang, ano ba? Ano maganda example? Sa Bible na madalas. Yan, yung mga ganyan eh. Sabi, faith is not of works. Sasabihin ni James ngayon. Pag justified by faith dapat, di ba? Sa Romans 3 and 4. Tapos sabihin sa James, hindi ka na justify sa faith lang. Ano yun? So may hindi ka naiintindihan doon na kailangan mo intindihan. Ganun naman niya, parang mga bata pa siya, natawa tayo eh. Parang hindi ka makakalimutan si Peter. Ano yung cellphone yan? Sabi ni Peter, galing din eh. Paano na, yung Old Testament, paano doon si Jesus eh, baby nga lang siya, pinanganak siya ng ganyan. Diba? So tama naman, kasi nga, wala pa siyang konsepto nung pagiging timelessness ng Diyos. Okay, ibig sabihin, hindi siya bound ng space and time. Okay, pero pag naintindihan mo na yon, may mga naintindihan kang bagay, eh, may explain mo na yung ibang sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So, ganun lang po kasimple yung, again, sa buhay niya, wala, may mga bagay hindi maintindihan. At mapapasok nga mamaya dyan. Ano, si tatay ba galit sa akin pag pinalo ako? Hindi. Palagay nyo. Eh, mukha siyang galit eh. Malamang galit yun. Ano nga nung tuwan-tuwa siya kung pinapalo ka. Pero ano ba, mahal niya ba ako o galit siya? O yun, di ba? So yun yung pinag-aaral natin ngayon. Paano yan ay actually nagmimix. Malaman mo saan nagpapasok yung isang bagay at magtatapos naman yung isang bagay. Okay, yung tawag nilang boundary or yung tawag nilang distinction. Paano masabi na ito ay tama na ito ay mali na. Okay, ganun din yung kaya... Madalas din i-discuss natin yan sana sa soul winning din. Pero parang naalala ko sa kung na-discuss yung microscope. Sabi ko yung lumutan ko na yung term resolving power ng microscope. Naalala niyo yan. Kala mo kunwari yung skin mo, kala mo solid na yan. Pero pag tinignan mo under microscope, may butas pala yan, laki. So, naiintindihan mo lang yung pag lumapit ka na, and then, kita mo, butas pala yun, oh, may butas. Oh. So, ganun din sa mga bagay na pinag-usapan natin, unless na lumapit ka, i-blow up mo yan, sabi nila, zoom, yan, alam nyo, di ba, zoom. Ay, pag malayo, kala mo, pogi, pag ganun mo, ay, meron, tabingi pala yung ano. Nakita rin akong meme na naman, yung baliktad yung mukha. Alam niyo ba yun? Huwag niyo ibabalik ta rin daw kasi matatakot ka. Nakita niyo ba yun? Huwag yun. So may mga ganun na maintindihan mo na lang pag inintindi mo at nasagot yung mga ibang tanong mo. And there, bakit ko nasabi yun? Kasi nga, may iba-ibang righteousness tayo. Pag hindi yung righteousness ng Diyos ang sinusunod mo, magkakalituan tayo. At kaya the best is, kaya pinag-aaral natin yung righteousness ng Diyos. And then, i-pattern natin dapat yung righteousness natin doon. Hindi yung ikaw yung papauso ng tama't mali sa'yo.
Okay, so kanina umaga, binifay natin yung right, syempre tama, hindi yung madi-deny na kahit sino. Pag sinabi niyang walang right and wrong, sabi mo, right, is that right? Wala namang matama't mali, tama ba yun? Ay, sinabi mo, tama yun, okay, tama din, may tama. Nag-gets na ba? Parang nahuli na yung iba eh. Hindi may day-deny yan. Kaya, gagawin mo ngayon, una, for example, ayaw mong tanggapin yun, okay, oo nga, no, may tama't mali, kasi ako nagsabi mismo, tama yun eh. ano ba yung ayaw kong tanggapin? Dapat mag-open up ka sa ganung bagay, okay? Applicable yan sa atin lahat, ha? And then, ano yung righteousness? Hindi yan yung pagiging tama, the state of being right. So again, maraming bagay na pwede kang maging tama, sa ibang bagay, mali ka, kaya nga may righteousnesses. Okay? Kaya sa Diyos, lahat yung basura. Yung reveal naman, pinapaalam sa atin, okay? Sa batang edad, may tama sa'yo, mali pala actually. Diba? Gusto ko to eh. Ba't ayaw mo bigay sa'yo? Gusto ko to eh. Hindi mo alam na makakasama sa'yo kasi bata mo pa, wala ka pa. Andun pala yung pangunawa mo eh. Kaya ngayon, yung mga ibang ano, nire-reveal yan, sinasabi, tinuturo, at meron din kataga, sabi nila, you do not teach anybody anything. They just learn it. Parang gano'n, parang kailangan matutunan mo. Kasi kahit ituro sa kanila, hindi naman nila natutunan. Paano yun? Parang communication. Yung basic na communication is, may sender, may receiver. Diba? Kunwari, yung sa cellphone na lang, nag-broadcast yan. Broadcast na lang, broadcast yan eh. Naka-turn off ka pala, naka-airplane mo. Kahit broadcast ng broadcast eh, wala, hindi makakarating. Minsan ganyan tayo, kahit nandito ka sa church, hindi mo ni-receive, hindi ka naikinig. May something's wrong with your heart. Kaya pati utak mo, pati tenga mo, narinig mo yung actual na boses, pero hindi mo na ako yung mensahe. Yung mga ganon. Ayun na, so lumawak tayo, no? Yung righteousness kailangan ma-reveal. And then, from faith to faith, ibig sabihin, dahil manampalataya mo yung mga bagay na hindi mo maintindihan unless maniwala ka muna, no? May mga basic assumption na kailangan mong tanggapin. And then, ipapasa mo yun sa iba. Okay, so, hindi ko naman yung context ng Romans 1, no? Kanina umaga. So, anyway, gawin ko na lang ngayon. Ano yung context ng Romans 1? So, yung pinaka-context ng Romans is, ang daming komentary dito and tama rin talaga, no? At kaya ito sa mga nung batang Kristiyano ko, ito yung kahit malalim siya kasi sarap basahin kasi in a way naiintindihan kasi na-save nga ako eh, tapos naiintindihan ko ba, pero lalim pa rin. And then pag hinanap mo yung ibig sabihin nun, ano yung paliwanag yung iba dyan, lalong lalalim yun. Ang dami nung paututunguhan, walang katapusan. Pero tsinaga ko yun, no? Nakuha ko naman. Tapos doon ko rin nakita yung mga malinong iba. So, ang context itong tinapatunayan niya talaga, pinaka ano dyan is yung justification by faith. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, paano ka naliligtas? Sa pananampalataya lang. Okay? Nang walang gawa. Na again, di maintindihan ng marami yun. Kasi hindi na-save pa. Pero posible yun. So, yun na yun. So, again, yung Romans 1, nandiyan yung mga bakla, di ba? Pero bago yun, andun yung itong pinakasikat siguro dyan eh. 16. Okay, so again, kaya part ito ng ating soul winning lessons. So, ang pinag-aaralan natin kasi mga points natin ngayon para maintindihan natin yung righteousness ng Diyos ay ano yung dapat nating malaman sa katuwiran ng Diyos, righteousness ng Diyos. Para maintindihan natin and then maipasa natin sa iba. Kasi pag may hindi ka naintindihan dyan, ano mangyayari? May naintindihan ka pero yung malalim or yung saktong definition yan, hindi mo nakuha, mahihirapan yung pati yung tinuturuan mo. Kaya number one natin kanina, may kinalaman soul winning, number one is its scope and its reach is universal. Ibig sabihin, ito po yung nalalaman ng lahat, at least basically. Kaya sabi dun, according to thy name, O God, so is thy praise unto the ends of the earth. Thy right hand is full of righteousness. Yung righteousness ng Diyos ay punong-puno siya noon at especially yung kanyang kanang kamay. Sabihin, ang application niya sa atin bilang soul winner, yes, minsan parang ang hirap, pero kung kumbaga, ano ba magandang yung
Kunwari, nalilito ka sa navigation. Okay? Nung dati, nung unang panahon, pag nalilito ka dyan, di ka na makapag-drive, maliligaw ka. Pero ngayon, basta mayroong internet, no? Tsaka, depende, iba, sinesave yung ano, di ba, para offline, yung maps. Pero sabihin mong walang reception na tinatawag, sabihin, walang signal, maliligaw ka. Pero hanggat naaabot ka ng reception ng signal, naintindihan ba ng iba? Hindi ka maliligaw. Okay? Eh, paano kung lahat? Cover. Kaya, ayan, sa Smart Sibad, kami dati, may nakikita kaming mga plans pa sa mga seaman daw, seaman. Nasaan ang mga seaman? Kapalagay nyo may tower doon? O syempre, wala. Eh, paano kung gusto nilang tawagan kung sino? Kaya may plan sila. Ang kumukover sa kanila, satellite, ano, napakamahal. Pero, cover naman, di ba? Halos, hindi pa rin talaga lahat kasi sa laki ng Earth, no? So, yun nga. So, mahirap pag walang coverage. Ngayon, parang kanina umaga, meron bang tao na papaliwa na, unless baliw, ha, kung may medyo physical, alam mo na, damage yung ano. So, yun nga, maganda naman dyan. Ligtas na agad dyan. Okay, pag nakita mong may physical challenge, eh, yung si, naalala si Athena nga, eh, di ba, medyo may challenge din yan. Ay, nahirapan si Chelsea dun eh. As yun pala, ayun, kaya naman. So, kung hindi niya talaga makuha, huwag mo namang pagpukin yung sarili mo, ulo mo sa pader. Ang maganda, ang Diyos ay bat, paano siya, patas nga siya. So, may meron siyang providence doon. So, pero, the rest, karamihan ng tao, matanda, bata, lahat siya may kaluluwa, and therefore, yung sabi dito, may coverage siya na yung righteousness ng Diyos, hindi yan, walang inechepuera dyan sa umpisa. Obviously, yung reprobate, wala na yun eh. Siya na yung problema niya na yun. Hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos naman, bakit naman hindi ka naman parang Calvinist ba? Eh, ba't di niligtas ng Diyos to? Ang Diyos pa ang unrighteous, ganon? Hindi. Kung talaga tinanggi niya, parang Judas yan, siya nagpinili niya yung sarili niya. Okay? And therefore, na tayong ano doon, hindi tayo singilin ng Diyos doon. So, kaya nga sabi ko lang, yung scope and reach ng katwiran ng Diyos ay universal. So, that's something good. And therefore, kahit sino, may opportunity ka at tayo nga, hindi na tayo nag-aantay ng opportunity. Amen? Soul winning. Tayo yung nag-create ng opportunity. Kanina, maluluit na tayo. May malapit naman na site kung saan pwede mag-soul winning. Ganun lang. So, yun. And then number two, ulitin ko lang ha, sabi dyan, by the terrible things in righteousness will thou answer us. Sabi doon, O God, our salvation, sa Psalm 65:5. Tingnan nga natin natin, para ma-review yung iba. By thy terrible things in righteousness will thou answer us, O God of our salvation, who are the confidence of all the ends of the earth, and of them that are far off upon the sea. So parang kanina, usapang kanina, pag ibang taong kausap mo talagang iba-iba rin, pero nagkakatagpo kasi yung kanina, eh saan, ligtas naman ako eh. Hindi, hirapan, ang hirap na pag, eh parang hindi, alam mo na, siguro may pinoprotektahan na, sabi, dayo ka lang doon, tapos bigla mo na sabihin sa akin, ganyan na, ay umamin, parang gano'n. So may way naman tayo, paano, Papa, realize sa kanila na walang perfecto and therefore, hindi basta-basta lang, hindi pwede assume yun. Kahit yung nabanggit ni ate kanina, sabi niya, eh basta sa kanya na yun, pinagpapa sa Diyos ko na yan. Which is in a way tama. Eh, tama naman, sabi ko, talaga naman po ang Diyos bandang huli. Siya talaga magde-decide, obvious naman. Pero, sabi rin sa Bible, may ibang bagay, hindi natin alam, pero iba, binibigay niya, di ba? The secret things of the Lord, the secret things belong to the Lord, but those things that are revealed belong to us and our children forever, that we may do. Nakalimutan ko na. Basta yon. Paano natin magagawa yung kalooban ng Diyos? Eh, hindi naman yung sinasabi. Ano gagawin natin? May sinabi siya. Hindi lang lahat. Tapos, pag nakuha mo yung ibang sinabi niya, susundin mo yon. Saka pa lang malalaman yung iba pa na pwede mo at dapat mo rin malaman. Hindi lang lahat binibigay isang package. Ganun po yan. At isa sa mga dapat natin malaman
May mga bagay kayo sa Facebook yan. Napansin nyo ba may mga sinesensor na video? So in a way, tama lang kasi iba bastos eh. Pero yung iba naman, talagang tao dito, yung kahindik-hindik. May binaril sa ulo, ganyan. So binubura yun, or kasi violence daw, di ba? Binublurred or nesensor. Eh, misa, yung mga sa pag-messenger, hindi mo naman sensor yan. Kanya-kanya, private message na yan eh. Kasi basta misa, may pinadala sa amin dun yung sa ano nga. Kasi pinapakalat talaga yun para magalit tayo sa Muslim. Diba? Kasi totoo naman, loko-loko talaga yung mga Muslim eh. Anong, asahan mo dyan. Kaya yun, ako eh. Talagang binabaril, parang aso. Ba't ko nasabi yun? Minsan, pag nagbabasa ka ng Bible, minsan may ano kang mabasa. Nga bagay na parang ayaw mo malaman, lalo pag ikaw nga yung tipong ano, snowflake. Ayaw mo malaman niya, patayin, ayaw ko niyan. Gusto ko pag-ibig lang. Ni Sodom and Gomorrah, ayaw ko dyan. Ang dami pinatay ni Elijah eh. Ayaw mo kaya, huwag yan. Huwag natin sabihin sa mga bata yan. Pero anong gagawin natin dun? So, gusto ko na sabihin dito, may mga katotohanan na nakakatakot, pero yun ay kasama sa katuwiran ng Diyos. Katulad ng impyerno na lang. Ang soul winner ka, ramdam mo yan. At ikaw din mismo, parang pupunta ako dito, sabihin ko yung impyerno. Hindi naman yung gusto natin, pero kailangan pa rin nilang malaman. Kailangan nyo, bago sila maligtas, saan sila maliligtas? Kailangan maintindihan nila yon na may judgment ng Diyos sa kasalanan. At sa mga makasalanan. Amen? So, yun, i-introduce mo sa kanila. And then, part yun ng righteousness ng Diyos. Kaya ang point number two natin, it's a mix of fear invoking truths. Yan ang katuwiran ng Diyos. Kasama talaga yung mga nakakatakot minsan. Pero yun ay, ilalagay natin sa tamang lugar. And therefore, ma-accomplish na nyo ang kanyang dapat ma-accomplish. And then, pangatlo po last, kanina umaga is, sa bandang 97-2, sinasabi po sa atin dyan, the clouds and darkness are round about him. Ang Diyos ang pinutukoy dyan, ha? The Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment are the habitation of his throne. So siya ay hindi lang basta merong righteousness. Ibig sabihin, parte ng ano niya yun, nature niya yun, okay? Is that defining component of his nature? Lagi siyang tama, laging gusto niya tama, wala siyang mali, wala siyang masasabi mong, ang gusto naman, pag gusto niya magkamali, pwede siyang magkamali, ha? Hindi, wag mong asahan yun. Wala kang, hindi ka darating sa pagkakataon at pangunawa na, ginawa lang ng Diyos siya kasi sa kanya na yun, Diyos siya eh, kaya gagawa siya ng mali. Hindi pa rin siya gagawa ng mali. May ginawa siya na parang mali sa iba, tulad ng pagpatay, for example. Ay, mali yun na pumatay. Hindi rin. Sa kanya galing yan eh. Parang nagpahiram. Tapos pag binawi mo, ikaw masama. Kaya mga pinahiram. So, ang buhay natin, pinahiram lang. Pwede niyang bawiin anytime. Hindi niya pinalis sa atin niya. Wala na kontrata. O Lord, ha? Bawal mamatay ng tao. Ang dapat minimum or minimum age ng tao, ha, dapat at least makasikwenta man lang. Walang ganun. Iba kinukuha 12 pa lang, lalo yung magpabakuna, napasok na, natakot ulit si Pamende. May mga namamatay, baby pa lang, amen? Nakwento si Mamayan kahapon, napadaan lang kami sa Children Hospital eh. Doon pala namatay ate niya. Ba't ganun? Ganun eh. Hinili ng Diyos. So, gusto kong sabihin doon is, ang Diyos ay, ang righteousness niya ay defining component of his nature. Ibig sabihin, nandun talaga yun. Walang mali sa Diyos. Kung gusto mong i-define ng tama at mali, kilalanin mo ang Diyos. Pag anong ginawa niya, tama yun. Parang masama, parang lang sa'yo yun. Okay, sa palagay mo lang. Pag kinuha niya yung bata pa lang, at least sa langit yun. Amen? Pwede yung turuan yung magulang noon, kaya kinuha ng maaga, para malaman nilang value ng buhay. Maraming pwedeng dahilan, pero tama pa rin yun. Pag ginawa ng Diyos, ha?
Pasok na naman natin Israel. Okay, kasi nga, kalinang umaga, medyo napasok Israel. Kanina lang pala, no? So, isa sa mga, para makakuha sila ng suporta po, okay? Yung ginagawa ba naman, natatawa kang ewan ng maasam. Isa, again, wala tayong pakialam sana doon. Kasi nga, para yung ungodly people, Muslim, nakawa of course yung bata, gusto natin, pero sino bang may pagkakataon na mag-soul winning sa Israel? Eh, bawal nga tayo doon. Bawal po yun doon. Kung wala tayong pera papunta doon, talagang pinili na nila yun sa bayan nila eh. Nireject nila si Jesus. So, ano gagawin natin? Ganun yung mga Muslim. O, ano gagawin natin? Hindi panoorin na lang natin sila doon patayan. Hindi man na mag-try natin sila, yung mga bata, pero may magawa tayo. Kaya doon ang iniwalang di ka na soul winner dito, tapos bigla kang magbibida doon. So, makangulekta ka ng donation. Ako po ay pupunta sa Israel, para may ganun eh. May pumunta sa amin ganun eh. Ang sarap tanong, ilan na ba naligtas dyan? Anyway, kaya gusto ko sabihin, lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama. Yun ang kanyang habitation. And so, yun ang righteousness niya. Okay, huwag tayong maglalayo doon. Okay, so number 4, 5, and 6 naman ngayon. Dito tayo mag-focus. Psalms 119, the famous chapter, mahabang chapter, puro about the word of God. Anong nasabihin niya about righteousness ng Diyos? Basa po dito. Ready? Go. Righteous art thou, O Lord, and upright are thy judgments. The testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful. Ulit-ulit, no? Ano yung faithful? Ano yung upright? Tama, righteous, ganun din. Pero gusto kong bigyan ng din dito, yung sabi niya, righteous daw ang Panginoon and upright are thy judgment. Nabanggit na kanina yung judgment din eh. Pero napansin nyo, laging magkasama yan. E paano ka ba naiging righteous? Kasi yung judgment mo tama. Okay, for example, balikan natin yung definition natin kanina sa Webster. Napansin nyo doon kanina umaga na sabi doon, divine, yung kumbaga, ginagawa niya yung tama according sa moral law, di ba? Righteous. Nababanggit din yung judgment kanina. Ayan, justifiable. Justice. Arising from an outrage sense of justice or morality. Paano mo nasabing righteous sa isang tao? Pag galit na galit siya sa kasalanan, galit na ko namin. May pinapatay doon, galit na galit. Hindi ako pahing yan. Layo-layo noon eh. Iba, hanggang salita lang. Again, para mag-gather ng suporta. Pero I'm telling you, kung talagang righteous ka, galit ka sa kasalanan, anong gagawin mo? Labanan mo lahat. Kaya mo ba? Binigyan ka ba ng Diyos na pagkakataon na gawin yun? Kung di mo nga ginagawa yun sa local community mo, for example, sa bahay mo, sarili mo, sa sarili mo, hindi ka naman, di ba? Tapos, kaya nakakasal, mga politiko pa yung mga pontificate dun eh. Sabi nila, ay, hindi pwede na, pinatay yung mga ganyan, na tayo naman ay, tulungan natin sila. Eh, kasi nagpapatayan nga sila eh. Kaya yung laging ano, hindi matapos yung kwento. Sino ba ang righteous dyan eh? Pareho nga silang hindi righteous. Kaya ngayon, propaganda po, gamitan sila ng kasinungalingan. Iba naman, talagang anti-Israel, puro Palestina naman. Terrorista raw Israel. Pareho lang eh. Guruin mong pinasok niyo yung bansa na ano. Eh kaso nga, paulit-ulit na yun. Kaya ang gusto ko sabihin dito, kaya daw, ang isang tao ay naging righteous kasi may sense of justice siya. Tapos, ina-apply niya yung sarili niya. So again, bigyan tayo ng mga example. Ano yung dapat pag-ingatan natin sa ating buhay na lang? For example, yan, yung mga anak natin, ayaw nating gulpin, ng ibang tambay dyan or something. Or yan, nakawan yung isa sa atin, agawan ng cellphone dyan, habang na gano'n, sapakin na lang natin siya, no?
Ano nga sa'yo, Joshua? Alam ko, nasa pakan na eh. Mga ganyan. Ano pa yung nakakaasar? Ganyan. Man, yung yan, makabalita mo nila sa gobyerno, yung, asa na yung budget dyan? Yan, bahay kami ng bahay ng tax. Ayun, kinurap na. Nakakabwisit, di ba? So ngayon, ba't ka nabibwisit? Kasi may sense of justice ka, hindi na bigyan ng ustisya yung, di ba? Aral ka ng aral, trabaho ka ng trabaho, bigay ka ng bigay sa gobyerno, bigay, tapos, pang sarili lang yung gagamitin ng mga, ano, so alam ng bawat isa yan. At kaya ang gusto ko sabihin lang dito, number 4, it's inseparable from His good judgment. Okay, yung righteousness ng Diyos ay hindi mo maihiwalay sa katotohanan na ang Diyos ay may mabuting judgment. Lagi siyang tama. Yeah, upright are thy judgment. So, ganun ang Diyos. Lagi siyang tama. Paulit-ulit na ako, no? So, baka may kalituhan, eh. Ang Diyos ay laging tama. Pag mukha siyang mali, sa palagay mo, ikaw yung mali. Ganun lang kasimple yun. Anong kinalaman sa soul winning? Yun. Pag soul winning, ilatag mo sa kanya. Ba't may impyerno? O ano, ba't may impyerno? Ba't parang ikaw yung takot? Okay, ano mo? May paglaban. Intindihin mo muna sa umpisa. Pag naintindihan mo na kaya may impyerno kasi nga may judgment and may righteousness ng Diyos, ano mo yun? I-walk to mo yung tao. Hindi mo compromise yung message dahil lang natakot yung tao. Or sabi niya, ay, hindi ganyan ng Diyos. Hindi ganyan ng Diyos ko. May ganun pa eh. Yung Diyos mo, ganyan eh. Sino Diyos mo? Nasa yung Bible mo. Ito yung binabasa ko sa Bible eh. Hindi mo pwedeng i-compromise yun. Yung righteousness ng Diyos. Dahil lang, nag-freak out sila. Ano ba sa Tagalog yung freak out? Nagulat, nagtaray. Ano? Natakot. Ah! Eh, ganun pala. Bayaan mo, sabihin mo yung totoo sa kanila. Bata man yan, matanda. Madalas ganyan, naaasarin ka na yan. Eh, ano ba yung totoo? Nagkakaintindihan pa tayo yung righteousness ng Diyos, ipahayag mo. Yan ang righteous ng Diyos, may parusa, may parusahan, may judgment. Eh, usong-uso sa atin ngayon, di ba? Ay, walang judgment, ha? Pwede tayo mag-usap, pero walang judgment. Ano meron? Tama ba yun o hindi? Tama yun. Kapag nag-judge ako, mali yun. O may, o, di nag-judge ka rin. Nakita niyo yun. Kaya, so hindi mo maihiwalay ang good judgment ng Diyos sa kanyang righteousness. Yun lang ang ibig sabihin. Ang point natin dito, upright are His judgment. Righteous thou art thou. O Lord, ang Diyos ay righteous. Move on tayo, and then, second to the last. May bonus point tayo, mamaya. Psalms 145, towards the end. Sabi dito, this is sabi ko kanina, makibasa po, ready, go. The Lord is righteous in all His ways, and holy in all His works. Eh, ba't siya mamapatay? Eh, ba't siya iba mahirap? Bakit siya iba mayaman? So, mayaman na, wala nang magawa sa ano. Ba't iba kurakot? Ba't siya mga puti, ganyan. Baka righteous ang Diyos sa iba lang. Diba? Yung righteous ang Diyos nung siya ay... na, yung pinagpala niya, yung ibang tao, righteous siya. Pero pag pumatay na siya ng baby, for example, at sinunog niya yung mga bakla, hindi na siya righteous, ganun. O sabi niya, all eh, lahat. Pag siya'y nag-judge, nagparusa, at nag-reward, pwede rin ganun, di ba? Yung pag naiingit, ba't kaya siya pinagpala? O, dapat yan, nakawa na lang natin yan. Kasi, ba't siya yung ano, ba't siya pinagpala? Eh, ba't ganun ang Diyos? Ba't siya? Pati yun, pag pinagpala yung iba, hindi mo maka-question yun. Ba't yung iba may sakit? Bata pa, may sakit. Namatay na. Ba't yung iba ay pinanganak sila sa lugar na yung mga ano ngayon sa mga feed ko, sa mga Amerikanong. Basta yung mga nasa malamig na lugar. Puro ganun eh. Di ba? Nakita niyo ba yung ano? Yung bubong nila punong-puno na snow. Tapos pati hindi sila makapag-drive. Unfair naman ng Diyos! Bakit sa kanila? Sa Pilipinas, mabira. All year long, makakapag-drive ka. Lumalamig lang ng konti, umiinit lang ng konti, tuloy-tuloy lang. Unfair!
may dahilan siya. Gusto mo lumipat ka, ganun lang naman ito. Diba? Kaso, marami, ano naman nangyari dito? Nakorap na may mga tao, sobrang dali ng buhay. Kaya naalala ko yung Netherlands, alam niyo yung Netherlands? Dapat lumipat na sila doon eh, binabaha yun eh. Ba't pa sila natili doon? E bandang uli, binigyan din sila ng talino. Ginawa nila, nagumawa sila ng parang hinarang nila yung tubig. Ano nangyari yun? Ewan ko. May paraan eh. So the Lord is righteous in all His ways. May pinurusan. Minsan sa church. Yan ang ano, mahirap, no? Kaya itong mga galit sa Diyos at gawain ng Diyos, yan ang lagi pupuntiriyahin. Kunwari, mayroon lang konting nausgahan dito na disiplina, may sinabi yung pastor ganyan, kaya may pinuri naman. Ang ginagawa nila, ano, kinikriticize at di naman nila itindihan yung nagsasabi nila, di naman sila involved doon. So ang Diyos ganun din eh. Dapat intindin muna ang Diyos paano mo sabihing mali siya. Okay? Iba naman, hindi mo sabihing mali ang Diyos kasi nga alam mong mali yun eh. Pero nagpaparinig ka, parang yung solve namin kahapon, eh 50-50 pa nga ako doon, parang bading eh. Pero alam nyo na yung narinig niya. Amen? Yung dapat niya marinig. Anyway, nung tapos na kami, sabi ba naman, mga pinagtatanong, kala ko ba? Sa iglesia eh, na manalo eh. Silang pakilam doon. Pero pinagtatanong eh, sino bang gumawa kay Satanas? May tanong po ako, sino gumawa kay Satanas? Ba't mo tinatanong? Hindi ko na ginano. Eh, binigay ko na agad yung sagot. Ang Diyos ang gumawa dyan, pero ginawa siya Lucifer, di ba? Siya angel, pero siya yung nagrebelde. So, nasa kanya yung problema. Kasi parang ganun yung banat eh. Ano pa? Sinong gumawa ng masama? Sinong gumawa ng sakit? Sinong gumawa ng kamatayan? Ang Diyos! Oh, bakit? Ba't ganun? Mali? Mali? Hindi pa rin. The Lord is righteous in all His ways. Bakit yung iba namatay, mapayapa? Ba't yung iba sakit, cancer, kunwari, ganun, gumastos pa? Hindi righteous pa rin siya. Meron siyang gusto ma-accomplish. Baka hindi mo lang alam. At kaya yung next natin, ito na, point is, sabi dyan, alam natin kanina eh, righteous ang Diyos, pero sabi, and holy in all His works. So again, magka-tandem yan. Pag siya ay tama, siya ay banal. Kasi ang banal, walang mali. Eh dahil tama siya, righteous, tama yung ginagawa niya, wala siyang mali, eh banal siya. Separate siya sa mga iba na katulad ng tao na may ginagawang tama, may ginagawa ding mali. Yun ang definition ng holy, separated or sanctified. Okay? And anong point natin doon? Ang gusto lang sabihin dito, kasi iba tinatanggap yung holiness ng Diyos, eh, totoo naman. So yun ang nagde-define sa kanyang holiness. Yun lang gusto sabihin dito. Point number 5 is the one that defines His holiness. Dahil siya ay righteous, siya ay banal. Kaya siya banal, siya ay tama, wala siyang mali. Okay, paulit-ulit, no? Kasi again, para sa ating soul winning, dyan tayo man siya natitisod. Pag sasabihin mo na pupunta ako dito para sabihin mali sila. Ba't parang mali yung ginagawa ko, ah? Hindi, yun ang righteousness ng Diyos, eh. Papaalam mo lang, later naman, may solusyon naman eh. Amen? Again, unless reprobate yung kausap mo. So, ano natin yun? Embrace natin yung righteousness ng Diyos. Ang diniklar dyan, the Lord is righteous and holy in all His works. So, walang ginawa ang Diyos na mali. Amen? Amen. May pinatay siya dun. May pinagpapatay niya yung mga Amalekites. Inutos niya yun. Diba? Naalala niyo yun? Kasi, yun nga, medyo matagal na eh. Kasi parang binalik niya pa yung history, di ba? Yung mga Amalekites na yan, iyari tayo yan. Eh, dumami na ulit. O sige, sino ba yun? Si Solo, patayin nyo lahat yan, ha? Ba't ganun? Vengeance ba ang Diyos? Sabi pa lang ng mga atheists, di ba? Vengeful naman ang Diyos. Nanunod ka nga na Avenger, eh. May mga time na kailangan ganun. Yung sa time naman din ni David. Ramdam niya ang Diyos. Parang
kulang yung blessing, no? Parang pigen. Parang galit ang Diyos sa atin. Ba't kaya galit ang Diyos? Pinakita sa kanya ng Diyos yung kasi itong mga si Saul, ang daming pinatay, yung mga Gibeonites. Nakipagkasundo sa kanila yun. Bakit mga patayin niya? Wala nang pakialam yung tagal ni Joshua pa yun eh. Pinatay ni Saul. Kaya sabi ni David, anong pwede namin gawin para kayo ay patahimikin nyo rin kami para may ustisya. Diba? Sabi niya, gusto niyo ba ng pera? Ayaw namin ng pera. Gusto namin si Saul, yung mga anak ni Saul. Bigay mo sa akin. Binigay naman ni... Ba't ganun? Ba't kailangan paminsan kasi ganun? Kailangan yung mga may ginawang mali will be brought to justice. Amen? Ayun. So, gusto ko sabihin, so, banal pa rin ang Diyos. Eh, minsan kasi ang idea kasi natin ng, yun palang gusto ko sabihin, yung idea natin ng holiness para yung mga pari, di ba? Di makabasag bakal eh. Di ba? Kunwari lang pala. Pag nasa kumbento nila, puro kademonyo na ginagawa. Tapos mga ano pa, self-righteous pa. Yun ang ayaw ng Diyos. Amen? Amen. Pero ang gusto ng Diyos, eh, Pastor, ikaw, ano ko ba eh? Yung mga kilalang pare, nag-kumbento yan, walang kasalanan doon. Kala mo lang. Eh, may nagbibinta ka mo lang eh. Ikaw nga dyan, ganyan-ganyan, no? Anong gusto ng Diyos? Usapan mo talaga, nagkasala ka talaga. Eh, lahat naman nagkakasala. Anong gagawin natin? Iba, kaya mga baptist sabihin, huwag mo nang pakialaman. Okay, naiintindihan ko yung huwag natin pakialaman kung hindi dapat. For example, di ba? Kunwari, pass mo na. Wala akong pakialam doon, hindi ko ibobrot up yung pass mo kung ma-okay ka na ngayon. Amen. Tandaan niya, ganun tayo dapat, ha? Eh, parang ngayon mismo, hindi ka okay, tapos nang nire-review ka na, tinutuloy mo pa rin. Anong gagawin natin doon? Lalo yung ganito klase ng preaching. Pinakipahinga ko yung ibang baptist niya, parang ano na, talagang puro praise the Lord na lang. May konting wisdom din. Kaso, hindi matututo yung tigas ng puso ng mga yan. Alam mo ba, uubra yung ganyan. So, kailangan talaga medyo forceful. At ganun ang preaching sa Bible. So, yun ha. So, yung gusto kong i-point actually dito, hindi ko lang nagawa ng magandang wording. Pero yung kabanalan ng Diyos, nakadikit niya sa kanyang righteousness, and therefore, kahit pa merong kala mo, mali siya, pumatay siya, inubos niya yung ganyan, siya ay banal pa rin. Amen? Ayun, at saka may nagsabi pa sa, parang yung, iba naman, parang nandidiri pag nakakita ng dugo, di ba? Tsaka yung, kaya daw yung ibang translation, inalis yung dugo. Alam niyo ba yun? So, pag nabasa ka sa King James na puro blood, dugo, dugo, dugo. Ba't dugo? Ano ba yan? Gawin nating ano, binabago nila, inaalis nila. So, sa ASB, ganun ang ginawa. So, bakit ka mandidiri sa dugo or something? Eh, kasi di ba yung pagpatay, ano yan eh? Kahit mga hayop ngayon, di ba? Animal cruelty. Ganun din sa Facebook. Iyaano nila yan, oh, ibablock nila yan dahil may pinatay na hayop. Eh sa Bible, puro patay ng hayop doon, di ba? Pag nagbasa ka lang doon at pinatay yung libo-libong, di ba? Sinacrifice yan. So ginagawa nila, mas may righteousness sila na labas sa righteousness ng Diyos. Ang lumalabas, parang di righteous ang Diyos. Okay, dapat huwag tayo mapatay ng animals, okay? Kaya nagpapa-abort yun. The same people, pabor naman sa abortion. Paano nangyari yun? May kaplastikan. May hindi tama sa righteousness ng Diyos. Ang Diyos, pag innocent blood yan, nako, galit ng Diyos na lago sa bata. Pero yung hayop, oh, patayin yan, isacrifice yan. Okay lang yun. Yung mga vegan ngayon, ganyan lang ano eh, ang tawag dyan, philosophy. Huwag natin patayan, napaka-cruel naman. Alam mo ba, yung mga baka na yan, kinulong yan, at nahirapan sila. At ganun yung mga agrupin yan. Kaya kayo, kumain lang tayong gulay. Huwag nyo gano'n yung hayop. Huwag nyo yung hayop. Huwag nyo cruel. Kaya, ay paano masarap yung meat eh? Gagawa lang tayong gulay na lasang hayop. At pag-aaralan nila, para yung gulay maglasang hayop, ang dami ingredients nun. Samantalang yung hayop, hayop lang. So nakukuha niyo ba yung gusto sabihin? Medyo mahirap pa eh. Kasi righteousness nga pinag-usapan natin. Anong tama? Ganong katama?
Eh, sinasabi mo lang yan eh. Ito yung righteousness ng Diyos. Kaya nga, inaano natin dito eh. Lahat yan. Bakit niya sinasabing lahat? Kasi pag may naisip ka, at may naisip yung iba, na parang ang Diyos, o ano pa yung gusto ko sabihin sa mga babae naman, ganyan, no? Bakit yung gusto ng Diyos, yung mga babae, sa bahay lang, sila, unfair. Kailan naging unfair ang Diyos? Yung tanong. Bakit yung lalaki lang lagi yung binabanggit yung pangalan sa Bible? Di naman. Diba? May mga time, yes, pero hindi lagi. So, ang sabihin nila, parang mali ang Diyos. Diba? Ano pa yung mga... Ayan, kahit sa Bible, sa pasto, bakit walang pasto na babae? Kasi pasto nga eh. Yung pasto. Lalaki yun. Unfair! O, sinong sinasabihan mo na unfair? Sinong hindi tama? Ang Diyos. Ano ba? Yung close to heart. Ba't bigay ng bigay sa church? Diba? Unfair! Nahihirapan na nga kami! Pinipilit ka ba? Oh. Ano pa? Kasi parang makuha natin yung meaning all. Ano pa yung madalas nilang nangyari sa Diyos na parang unfair? Ha? Blessing. Yung iba walang blessing, no? Totoo yan. Sa Facebook, makikita mo dyan yung mga iba. Pag napansin mo na mareklamo yung sinong tao, eh, pagka-komunista, sabihin, mag-ano sila na, kaya naman, ayoko dyan kasi sila lang yung meron. Mga ganun bang, iwas kayo dun at i-ano nyo rin, evaluate nyo rin kung ito ba ay in par, ibig sabihin, tama ba yan sa Bible? Yun lagi ang ano niya, kunwari, iba nga, komunista. Isa mga ano niya, dapat wala tayong mayari, dapat lahat common. Kaya nga komunista eh. Eh sa Bible eh, ano ba sa Bible? May mga alipit mga sa Bible eh. May provision dyan. So, yung private property, protektado yan ng Bible. Iba, gusto nilang alisin. Okay? Yan, nangyari na nga yan. Again, sa COVID na naman, sila yung gusto nilang masunod kahit ayaw natin. So, mag-ingat. Anyway, move on tayo. Last. Ito na yung pinakabalikan natin namin sa Romans. Pero ito yung sinabi sa Old Testament about the righteousness of God. So, isa mga paborito kong major prophet, si Jeremiah, kasi nga po, ang ganda na kwento niya bukod sa napakahaba ng libro niya. Okay, paulit-ulit yung ibang bagay. Pero meron daw darating. Kasi puro ang message ng Jeremiah, bukod, alisin na natin yung ibang bansa na husgatin ng Diyos sa Israel, especially sa Judah. Kasi naging righteous na sila for how many years, decades, and centuries kumpara sa kapatid nila, Israel. Pero bandang uli, sila din ay husgahan. Nasaan ang righteousness ng Diyos doon? Parang anak na pinapalo. Diba? Laki pinapalo, walang ustisya. Eh, papaloin na naman ako. Sumunod ka ba? I will set up shepherds over them, we shall feed them, and shall fear no more. Ito yung promise. Later. Hindi sinabi exactly kung kailan, kaya nga later i-apply natin to sa New Testament. And nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord, behold, the days come. Said the Lord that I will raise unto David a righteous branch. Sino yan? Isang araw. No, kasi talagang tigas ng ulo ng iba. May mga yung ibang babae na sumusunod sa Diyos, pero karamihan hindi. Kaya pinangako itong isang hari, tinawag siyang branch, at sinabi, king then shall reign and prosper, shall execute judgment and justice in the earth. So hindi lang sa kanila, sa buong mundo. So kaya ito ay nagiging minimiss ko din to ng mga yung pabos sa mga Antichrist na siyempre hindi na tawagin Antichrist. Sabi nila yung mensahe ng mga Hudyo na magbibigay ng kapayapaan sa buong mundo. Sa atin, alam natin na hindi yung darating sa present form ng government sa mundo. Okay, so sa atin, sa Bible, sa mga believers,
sisirain muna itong mundo na to. Ihusgan sila, saka bibuild yung kingdom ni Jesus sa millennium, and then later, new heaven and new earth. So ngayon, ito yung sabi about the Lord. In His days, Judah shall be saved. O yan, sabi siya yun, yung mga Hudyo, and Israel shall dwell safely. Kaya sila yon, kaya nga inuubos nila yung mga kalaban nila. Yung tanong, maubos mo ba yun? Sa dami nun. At of course, yung ibang bansa ngayon, yung China, kumakampi na rin sa bagay, ang hirap sakin talaga yan. Alam nyo yung the best na kung saan ka lalagay dyan, lumagay ka lang dito. Mag soul winning ka na lang. Mas righteous ka mas righteous kayo sa makisakit ka sa politika nila, hindi mo naitindihan. In his days, Judah shall be saved, Israel shall dwell safely. Kailan yun? Hindi ngayon yun. Hindi pwede magkaroon ng kapayapaan doon na ang setup nila doon talagang magulo. And this is his name whereby he shall be called the Lord. Our righteousness, yung pinapangako ng Panginoon ay tatawaging righteous. Ibig sabihin niya po kasi nung even ng time na to, talaga ang daming mga Hudyo, ang tingin na nila, kung alam niyo yung Book of Habakkuk, isa sa tema ng Habakkuk, talaga nagreklamo na siya sa Diyos. Eh, nasa yung ano dito? Bakit ang daming violence? Yung panahon kasi nila ganun, hinuhusgaan nga sila eh. Okay, nasan ang righteousness dito? Righteous ba tong Diyos natin? Pinapatay yung mga anak natin. Wala tayong kapayapaan. Pero ito, sinasabi, dinideclare, later, mangyayari, ang Diyos ay tatawaging ating katuwiran. O, familiar ba yan? Saan yan? Binanggit. Sino ang katuwiran natin? Limutan ko, wala din sa notes ko, pero Christ, our righteousness. Mali spelling ko. Hindi yan. Wala. Jesus. Ah, pwede dito, sabi dito sa 2 Peter, Simon Peter, a servant of our and apostle of Jesus Christ, to them that are obtained like precious faith with us to the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Hindi, to the righteousness eh. Jesus ata yun. Okay, hindi ko makita. Pero si Jesus mismo yung ating righteousness. Sinong baka ibang word yung ginamit, pero siya ang si Jesus yung ating katuwiran. Okay? Para sa Galatians din yata yun. Anyway, so ang sabi dito sa Old Testament to, mamaya tayo sa 1 John. So, kahit na, parang sinasabi dito, lesson sa atin dito, kahit na sa time na parang walang katuwiran ng Diyos, parang wali, parang labo-labo na to. Parang iniisip natin na parang hindi naman nananalo ang Diyos, parang ang daming loko-loko dito, hindi naman naikinig. Diba? Kahit sa church, parang alam mo lang yun. Amen? Yung iba dyan natututo, lumalago, nagtitiwala. Yung iba, mawala sila. Sila ang nawalan. Okay, pero ang sabi dito, the Lord is a righteousness. Dito tayo sa 1 John. Bonus point natin. Ang point pala natin doon, the righteousness of God is the reason for salvation. Yun ang gusto ko sabihin doon. Okay? Kaya sabi dyan, in his days, Judah shall be saved. Okay? So, maliligtas pa rin. Yeah, sila ay pinarusahan. Yeah, dumaan sila sa punto ng kahirapan. Pero later,
hindi pa rin unrighteous ang Diyos, kaya nga sila pinarusahan. Alam niyo naman nangyari sa Juda, di ba? Sila yung nauna eh. Winarning na sila ng makailang beses, taon, century, mga tapat na lingkod ng Diyos. Winarningan sila. Malinaw yun. Nakinig ba sila? Si Jeremiah lang eh. Pinangako sa Diyos, sumuko na kayo sa Babylon, paano hindi kayo ubusin lahat? Nakinig ba sila? Hindi, pinagbintangan pa si Jeremiah na spy. Anong gagawin mo pag ganun? Ayaw maniwala sa judgment ng Diyos. Kaya bandang uli, sila'y nasakop. Pero ang pangako, later sila ay maliligtas. Kaya din na tayo sa New Testament application niyan. Bago tayo bumalik ulit sa Romans. Sabi po dito, ibasa niyo pa, ready go. But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming. Bye-bye. If you know that he is righteous, ye know that everyone that doeth righteousness is born of him. So medyo exclusive napansin nyo ha, kung naitindihan nyo, basahin ko naman literally. Ang sabihin, lahat daw, kung alam nyo na siya ay righteous, alam nyo na lahat ng gumagawa ng righteousness ay pinanganak sa kanya or anak niya. So medyo, basta may nakilala ko iglesia ni Manalo, mabait naman. May alam nga akong Muslim, masipag naman. Ano yung sabihin mo na lahat ng gumagawa ng righteousness ay anak ng Diyos? So obviously, kaya natanong dito, ikaw ba ligtas if you know he is righteous? Kung hindi, pag hindi ka ligtas, hindi mo siya mahuhusgahan ng tama. Okay? Kasi hindi ka ligtas eh. Akala mo, ang kabutihan, pare-pareho lang. Na mabuti yung Catholic, mabuti yung Muslim, mabuti yung Hudyo. Kung ganun ang katuwiran sa'yo, hindi mo talaga maintindihan ito. Pero pag ligtas ka, alam mo daw na kung alam mo na righteous ang Diyos, yun ang gusto ko sabihin, no? Again, nasa ano pa rin tayo, God's righteousness. Gaano siya ka-righteous? Ano ang klase ang righteousness niya? Ang parte ng righteousness niya, pag ikaw ay alam mo daw na siya ay righteous, malalaman mo na yung mga gumagawa ng righteousness ay anak niya. So medyo ang hirap, basta paano sabi nga, paano nga yung mga ibang ano, hindi naman mananampalataya gumagawa ng righteous. Hindi naman righteous, hindi naman ligtas, gumagawa ng righteous. Katulad sinasabi ko sa mga atheist yan, ganun lang sagot dyan. Pag ang atheist, hindi na iniwala sa Diyos, pero gumawa ng mabuti, kunwari, nagpakain ng aso, kunwari. Diba? Kaya, ang ginagawa nilang tama. Ganun ba? Nagbayad ng tax. Gumawa ng orphanage. Tapos, mag-victima yung pala yung mga andun. Diba? Si Bill Gates. Ano yung ginawa ni Bill Gates? Milyon-milyon ang dinodonate niyan sa mga bansa para ma-develop yung bakuna para daw walang mamatay sa mga sakit. Alam niyo ba yun? O, ang buti, diba? Bakit? Nagdodonate ka ba kung di ka mabuti? Yung pala, sineset up niya na yung sarili niyang company. Nabanggit ko na sa inyo lahat dati, di ba? Later, pag yung mga tao bilib na bilib na sa bakuna, siya na yung gagawa mismo ng problema. Para pag may problema, tatakbo sa kanya, ikaw yung expert sa bakuna, di ba? Tulungan mo kami. O sige, pay up. Alam niyo ba yon? So kaya ganyan sinasabi ng Bible, maniwala tayo dito na kung alam mo na siya ay righteous, alam mo rin na yung gumagawa ng tunay na righteousness ay sa kanya. Ibig sabihin, huwag kang hanga sa atheist, for example. Huwag kang hanga dyan, kung natin si, sino may mga politiko ngayon? Si Marian Rivera, yan, ginagawa niya, di ba? Ang gagaling niya mga yan, ino. Tapos, kausap rin niya yung mga network. Pakita mo itong ginagawa ko, ako yung nag-donate dyan, ako yung mabuti, at yung mga mahirap. Sineset up na yon para magiging politiko.
So righteousness, righteous ba sila? Eh, namimigay nga, mas nalig ako nga, namimigay ka mas mahirap. Nakita niyo yung pagkakaiba? Dapat alam mo yung talagang totoong righteous kasi una, itong taong to nakakilala sa righteousness ng Diyos. So, hindi ko napatagalin, puro paulit-ulit tayo, pero sa nakakuha niyo yun. Huwag kayong bibilib sa hindi mananampalataya. Kaya ngayon, balik tayo sa Romans 1. Okay? Kaya ngayon, anong dapat natin gawin, Pastor? Hindi ako makapag-donate, wala akong pera. Problema ko nga sarili ko eh. Hindi ako ganun katalino, Pastor. Wala tayong institution na napakalaki. At nanliliit tayo sa mga Katoliko, may orphanage. Diba? May kilala pa nga doon, mga madre daw. Kaibigan ko kasi ganun eh. Meron silang kilala, handicap, nasabi ba naman, binigyan siya ng mga madre. Bakit? Kasi handicap siya eh. Ang daming handicap eh. So righteous ba yung mga madre? O naman, parang Bill Gates lang yan, yung illustration ko sa inyo, ganun yun. Pinipili nila yung, bibigyan nila, at parang ano din yan, parang mga game show. Ano yung game show? Sino yung pinapanalo nila dyan? Alam nyo ba na alam nila yung lalabas dyan? Yung mga lumalabas doon? Kung gusto nilang panalunin yan, kung kita nila ututo, tsaka yung talagang, di ba mo, eh? Buti lang, di kayo nanonood doon. Ako nanonood kasi ako dati. E na-record yung kay Willie Villamay. Alam nyo ba yun? Hindi. Hindi ko alam ba. Basta yun yun. Nire-rehearse nila. Alam nila kung papalabasin nila yung bonus, yung jackpot. Anong gagawin natin? Pasto, bata lang ako. Pasto! Intimidate tayo ito. Meron tayong pwedeng gawin. Amen? Ano yun? Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Pasto, gusto kong magkaroon kapangyarihan katulad ni Thor. Kung ako lang yung gano'n, yung mga kriminal, siguro ahabulin ko lahat. Baka nga hindi mo alam kung sino yung tamang kriminal eh. Kaya anong binigay sa iyo ng Diyos, yun ang gamitin mo. At ang kapangyarihan daw ng Diyos, yung gospel. Amen? Amen. Parang hina. Amen. I am not ashamed of the gospel of Christ. Pag lumabas tayo dyan, dapat ang tapang mo, again, ano mo, alamin mo ano yung bit-bit mo. Hindi yan something na, hindi pangataw ha. Alam mo yun, nakalagay dyan, totoo. Bomba yan. Pero yan ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas sila. Kasi doon i-reveal yung righteousness ng Diyos. Kaya kayo, naitindihan nyo yung righteousness ng Diyos. Medyo hindi siya ina-expect ng iba. Ulitin ko lang, its scope is and reach is universal. It's a mix of fear invoking truths. It's a defining component of His nature. It is inseparable from His good judgment. It's the one that defines His holiness. And last, it is the reason for salvation. Kaya lang may naliligtas. Dapat lahat tayong piyano kasi yun din ang righteousness niya. Dapat parusahan niya. Kaso kasama pala doon yung pag-ibig niya rin. May righteousness siyang ganun. At meron siyang ginawang paraan para ang mga makasalanan ay pwedeng maligtas. Ano yun? Si Jesus, siya'y nag-sacrifice para sa atin. Mahal na mahal niya ang anak niya. Pero hinayaan niyang patayin ang tao. Yung pala, yun yung magsisilbing daan para tayo maligtas. Amen? Kung tayo ay maniwala, yan po yan. At ngayon, paano may mapasa yan? Maniwala ka rin doon. Pag naniwala ka ngayon, kayo, may papasa nyo sa iba. At kaya, pansinin nyo yung church, di naman namatay, di ba? Ano yung sabihin? Dahil napakabuti lang ng mga pastor. Hindi yan. Lahat ng pastor dyan, isang araw, nakaupo lang din yan dyan sa inuupuan nyo. Ako, dyan din ako nag-umpisa. Nagtiwala lang din ako. Inalam ko yung kalooban ng Diyos. Ito ba talaga yon? O kwento-kwento lang din yan ng church. Baka, so, ano din yan eh. Baka, showbiz tuloy sa ako. Skrinde, business lang din yung church yan eh. Mga ganyan yun. May pinupopos na iba, di ba? Eh, mga church, business lang yan eh. Well, yung iba, oo. Kasi kitang-kita mo naman eh, mga preacher nila, mga ano eh, mga psychologists, graduate. Ayan, yung mga Hillsong, yung mga ano, mga philosophy graduate yan.
Pinag-aaralan na nila yan, kung paano mang bola, kung paano nila mahatak yung mga tao. Kaya ako, ang sinusunod natin yung biblical pattern ng ang Diyos, ang magiging maglingkod ng Diyos, lahat yan, nanggagaling yan kahit anong sinong tao. Amen? Di natin pinipili yung ano ba, lahi ka ba ng mga ano, mga sambo yan, yung mga ganyan. Hindi ganun, wala pakialam dun. Amen? Amen. Inabite siya ng Diyos at yes, may parusa pero may kaligtasan din. O sana po ay tayo na challenge, no? Ma-encourage tayo magsalita, mag soul winning. Dahil yung righteousness ng Diyos pala, yun mismo ay motivation natin. Napakaganda ang righteousness niya. Amen? Talagang sakto. May parusa, pero meron ding pag-asa. Merong impyerno, meron din langit. May kahirapan, meron din later na pagbubunyi. So sana ganun tayo. Amen? Amen. Let's pray, Lord. Maraming pasalamat sa inyong mga salita again. We pray na magamat, Lord, may paka-basic and advanced ng, at the same time, Panginoon, bigyan nyo kami ng mga gandang lesson, Panginoon, para kami ma-motivate na maglingkod sa inyo, Panginoon. Yes, hindi po ito nakukuha na isang araw, gabi, isang linggo, isang taon. At nawa, kami po yung maging totoo sa inyo. Hanapin namin yung katuwiran. And therefore, dating, Panginoon, yung isang araw, di-decide kami, Panginoon, na kami maglingkod ng lubos sa inyo, Panginoon. Suko namin yung buhay sa inyo, Panginoon. At yun naman ang gusto nyo talaga, para ma-honor kayo, Panginoon. You deserve everything. And so, bakit kami nag-hold back? Well, maraming dahilan, Panginoon. But I pray na sooner or later, may maglilikod ng tapat. Kagaya, Panginoon, ng mga nakita din naman namin, nakatingin yung gospel, sa, even sa time namin ngayon, dahil ito po yung pinasa-pasa, may nanampalataya, yung din yung pinapasa sa amin. Nawa, may po yung masumpungan yung tapat, Panginoon. At especially sa area ng soul winning, Panginoon, hindi namin kailangan maging pastor, mayaman, para maka-win ng kaluluwa, maligtas yung mga tao, Lord, sa apoy ng impyerno, Panginoon. I pray na nag-desire ang bawat isa na makapag-magamit nyo rin sa area ng soul winning, maligtas ang mga tao, Panginoon, sa impyerno. Ilang po, Lord, again, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.